Yow, kamusta mga kami-sports? Welcome back sa ating YouTube channel. Ngayong araw na ito, ay pag-uusapan natin, may bagong center. Pag-uusapan na din natin, Bradley Beal Lima ang kapalit. Sa naging laban nga ng Los Angeles Lakers at Denver Nuggets sa Western Conference Finals, ay sobrang na-exposed nga dito ang kanilang kahinaan pagdating sa loob ng paint. Kulang na kulang nga sila sa isang center na maasahan pagdating sa opensa at depensa, dahil ang kanilang center nga na si Mo Bamba ay injured. Kaya naman ngayon nga ayon sa inilabas na balita ng mga NBA insiders na naghahanap nga ang Los Angeles Lakers nga mga center na maari nilang kuhanin ngayong offseason, at isa nga sa nasa listahan nila ay walang iba kundi ang NBA prospect sa NBA 2023 draft na si Tristan Bokchevic. At ayon nga sa mga NBA scouters na ito nga ang pinaka-consistent na center sa kanyang batch pagdating sa opensa, kaya naman paniguradong kayang-kaya nitong magdala ng impact sa NBA. Maari nga itong makuha ng Los Angeles Lakers sa pamamagitan nga ng kanilang 17th overall pick na nasa kanilang kupunan, at magamit nga ito next season. Ano ang masasabi mo dito? Mag-comment lang. Samantala dam ako naman tayo sa sumunod na balita na kung saan, last season nga ay sinubukang kuhanin ng Los Angeles Lakers itong si Bradley Beal, subalit hindi nga sila nagtagumpay dito. Kaya naman ngayon nga na mayroon na ulit silang pagkakataon na makuha ito, ay naglabas na nga ang mga NBA experts ng potential trade na maaring mangyari sa pagitan ng Los Angeles Lakers at ng Washington Wizards. Sa trade idea nga na ito, ay makukuha ng Los Angeles Lakers si Bradley Beal. Habang makukuha naman ng Washington Wizards sina D'Angelo Russell, Mo Bamba, Malik Beasley, 17th overall pick, at future second round pick ng Los Angeles Lakers, na para nga sa akin mga kami sports, ay win-win situation naman ito para sa magkabilang kupunan dahil magre-rebuild na nga ang Wizards habang naghahanap naman ng third star itong Los Angeles Lakers upang makatulong nga nina LeBron James at Anthony Davis. Ano ang masasabi mo dito? Mag-comment lang. So, ayun lamang ang ating mabilisang balita sa araw na ito, sana ay nag-enjoy ka. Huwag mo na ding kalimutang mag-subscribe bilang pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.